Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda HR-V 1.5 RS Turbo CVT Crystal Black Pearl. So guys, mayroong dumating na surprise unit dito sa dealership. So, i-vlog natin siya today kasi very, very rare unit tong HR-V RS. So, start na tayo guys. So ang kanyang price nga pala is 1,739,000 pesos. So tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So guys, after 2 years na nilaunch, magto 2 years, ilaunch itong HR-V RS. Ngayon na ako nakakita ng Crystal Black dito sa dealership. So sa front portion guys, naka LED headlights sa tayo with daytime running lights. LED fog lamps, then RS design front grille. So ang difference niya, ano siya, glossy black, the same time a chrome or silver ang ating front grille. Ayan. Tapos meron siyang RS emblem. Then sa lower front bumper naman, matte black, then meron siyang maroon accent na amp sign. So yun yung nagse-separate dun sa bumpers nung lower variants. Then meron tayong chrome finish sa lower bumper. Sorry guys, medyo madumi lang yung unit kasi sariwa siya or galing siyang planta at hindi pa siya nalilinis. Then eventually, hopefully mapunta sa akin tong unit na to. Yun, at matuloy kami ng aking client. Ayan. So pakita ko lang uli yung front portion niya. Ayan. So pag RS guys, sporty look ang pinopromote ng variant na to. And yun yung top of the line variant palagi. Then regarding engine naman, so meron tayong 177 horsepower with 240 newton meters of torque, 1.5 turbo CVT. So double overhead cam na siya. The same time, 4-cylinder 16-valve. So powerful ang engine natin, yet fuel efficient. Ayan. So tour ko naman ngayon guys. Yun, may pusa pa. Sorry guys. So, siguro naganda lang yung maitim na pusa dun sa black unit natin. Ayan. So ito yung passenger side natin guys. So naka-ano tayo, 18-inch dark gray alloy wheels tayo. Then ang ating brakes sa harap naman is ventilated disc. Then ang ating front suspension is MacPherson strut. Ground clearance is 181. Kaya siya 181 guys kasi meron tayong dito resonator kung nakikita nyo. Yun yung naging main factor kung bakit mas mataas ang ground clearance ng S variant compared sa mga turbo engines ng HR-V. Then ang ating side mirror is door integrated na. Then glossy black ang ating cover, side turning lights. Then pag RS variant guys, meron na siyang lane watch camera. So ang purpose nito, every time na mag-right turn tayo, sa head unit na lang tayo titingin. Ayan. Door handles is body color na din with smart entry. Then Sharkfin antenna is glossy black. Sa likod naman, rear brakes natin is solid disc. Then ang ating rear suspension is axle tight naman. Ayan. Then ang door handles natin para sa second row is nandito. Ayan. So it gives more premium look sa ating very luxurious look design body ng HR-V. So, nandito naman tayo sa back portion niya, guys. Ayan. So, ngayon ko lang siya nakita kasi in person, yung black. So, ang ganda niya. So, nagko-complement kasi yung yung body color. The same time, yung niya, alloy wheels. So, ito yung kanyang back portion. So, meron tayong dito, tailgate spoiler. Then, dito yung third brake lamp. Then, nakano na tayo, LED tail lights. Ayan. So buo yan guys pag umilaw hanggang dito.
Actually, ano siya, kung hindi nagkakamali, smoke. Kaya hindi siya ano. Kaya hindi red yung ano niya, yung pinakailaw niya. Then naka-reverse camera na tayo, guys. Tapos naka-tailpipe finisher na tayo. At the same time, glossy black ang ating rear bumper. Then meron siyang ano, chrome finish. Ayan. Pakita ko lang ulit, guys. Then itong ating ano, compartment space. So very spacious siya, guys. Then ULT seats. So na-fully flat ang ating second row pag binaba natin yung sandalan. Then dito sa side na to, nandito yung ano, jack and tools. Ito naman siya, ito yung cover niya. Then spare tire natin is donut type. Tapos meron tayong tonneau cover dito para hindi ano, visible sa parking yung mga ilalagay nating gamit sa likod. So detachable naman to, guys. So pakita ko naman yung driver side. Ganda talaga, guys. Promise. Yung black. Then yung black nga pala is exclusive lang siya sa RS variant. Sa mga lower variants, guys, wala siyang black. Then, fuel tank capacity is 40 liters. So, minimum octane is 91. Then, pwede kayo mag-higher octane pag yun na yung nakasanayan nyo. Like 93, 95, and 97. Ayan. So, andito tayo sa second row. So, sa second row naman, guys, urethane texture with leather accent tsaka glossy black finish. Tapos, meron din siyang ano, chrome. Mas ano siya, mas premium ang design niya, guys. Then may speaker na rin pala siya dito, guys. Ayan. Then, dito naman, ang texture naman ng ating seats is full genuine leather na. Ayan. With red stitches. Tapos, meron tayong tatlong adjustable headrest. Ayan. Then, wait lang, guys. Plastic pa kasi. So, ito yung kanyang armrest. Medyo, ano, di ko mababa, sorry. Kasi brand new, galing planta. So, dito yung kanyang armrest with two cup holders. Ayan. Then, meron tayong rear aircon vent dito sa middle section. Then, black na ang ating ano, ceiling. So it's more on pinipreserve niya kasi yung premium look and sporty look at the same time ng RS variant. Then ang ating dome light is LED na. So pakita ko naman, guys, yung driver side. Ayan. So same ano siya, texture like yung sa likod. Then nandito yung buttons natin, power folding side mirrors. Adjustment ng side mirror itself. Ito yung kanyang knob kung gusto mong i-adjust yung side mirror. Central door lock, power windows. Then sa seats naman, sa driver side naka power seats na tayo. Yan. Yun yung button niya, guys. Then may side airbags na rin tayo, guys. Then ano na rin to, meron na rin siyang side curtain airbags kahit sa likod. Then front, dual front airbags. So sa safety naman, hindi nagpapahuli rin ng Honda. So sakay na tayo, guys. Then equipped na rin nga pala to, guys, ng Honda Sensing. So yun yung additional safety feature natin na pinopromote ngayon ng Honda. So most of our units, naka ano na, Honda Sensing na. So yan, so sinaka ko yung pinto and meron tayong welcome symbol doon, yung RS symbol. Yan. So in-start ko lang, guys. Kasi may ano, may papasok.
na HRV, so ipapark ko na siya dito. Park ko muna bago ko i-demo yung interior. Ayan. 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 So guys, ano tayo dito? So meron tayong digital, the same time analog portion na panel. So it gives more sporty and RS design look. Then steering wheel is leather na ang cover with red stitches. Then combination siya ng urethane, leather and glossy black design ng steering wheel natin. Then nandito ang audio control with hands-free telephone assist. Then nandito yung ating horn. Then ito yung sa sensing and adaptive cruise control. Then sa aircon ventilation naman, meron tayo yung diffuser. Ayan. So kung ano yung gusto mong labas ng hangin, so may option ka dyan. Then lane watch camera guys. So every time naka-right turn tayo, ayan. So pag nag-right turn ako, sa head unit na lang tayo titingin. Then meron siyang dynamic guidelines. Ayan. So may option ka rin naman na kung gusto mong off, pindutin mo lang to. Pero mas maganda, total, isa yun sa mga additional safety feature ni HRV is mas maganda, lagi siya naka-on. Ayan, meron na rin siyang paddle shifters, which is yung plus and minus sign. So 7 speed automatic siya, so hanggang 7th gear siya. Ayan. Push start button na rin siya. Ito yung hazard. Ayan. Then aircon buttons natin is manual knob, which is a good thing. Mas gusto ko yung nararamdaman ko yung hawak. Ayan. So ito yung thermostat. So dual zone air conditioning na rin siya guys. Ayan. So pwede kong adjust yung temperature ko sa side ko. Pwede rin niya rin adjust doon sa passenger side. Yan. Tapos ito yung fan. Yan. Then, meron tayong USB port for mirroring and for charging. Yan. Tapos meron tayong power outlet dito. Yan. Then, merong portion na to. Pwede mo lagay yung wallet mo or cellphone. Then, kung mapapansin nyo guys, ayan ako lang, i-focus ko lang. Ang maganda dito sa transmission surroundings niya, meron siyang chrome and glossy black finish. Ayan, mas binigyan niya ng elegant design yung transmission natin. Para mas maging luxurious or premium ang design. Ayan. Then, ang transmission natin, leather na ang knob. Then, meron tayong cover na leather na may red stitches. Then, ito yung kanyang transmission. So, yung gears natin is park, reverse, neutral, and drive. So, wala siyang sports mode. Bakit wala siyang sports mode? Kasi, guys, meron na siyang drive mode dito sa baba. So, isi-switch mo lang siya. So, pag sinwitch mo to up or down, so, naka-sports mode tayo. Meron tayong normal and econ. Ayan. Econ is for fuel efficiency. So, pag magdadrive kayo normally on city driving, di naman kayo nagmamadali, pwede nyo siyang switch to econ. Ayan. Then, meron normal and sports mode. Pero pag nag-sports mode kayo, guys, like as I always say, mas magko-consume siya ng gasoline compare sa normal mode. Pero normal mode guys, kahit sa mga expressway, pwedeng-pwede na. Ayun. Then, dito sa meron tayong hill descent control. Ang purpose nito is pag sobrang tarik ng bababaan natin or yung mga downhill, i-on natin to para hindi na tayo gagamit ng brakes. So, kumbaga naka-engine brake yung mga gulong mo. Mabagal ang ikot ng gulong mo. Ayan. Pero pag na-sense ni HRV na bumalik ka na sa flat terrain, matik magdi-disengage siya. Electronic park brake, pag magpa-park ka na matagal or off mo na yung engine, doon mo na siya gagamitin.
So, ang pag-activate is pull up. Parang normal handbrake. Then, pag gusto mo siya i-release, press down. Mawawala naman yung ilaw niya dito. At yung symbol niya dito. So, i-activate ko ulit yung handbrake. Ayan. So, may lumabas sa exclamation point. So, it means, naka-handbrake na tayo. Then, brake hold. Gagamitin natin siya pag stop and go tayo sa traffic. Ayan. Then, nandito yung ating smart key. So, dalawa na to, guys. So, mas maganda, alternate ang paggamit ng ating smart key para hindi agad madrain yung battery ng natin, ng isa pa or spare smart key. Ayan. Tapos, meron tayong two cup holders dito. Then, armrest is leather na. Console box. So, maganda, yun nga guys, like yung mga previous vlog ko, kung magka-car scent kayo, yung mga Delata. Kasi pag mga oil-based, possible pumasok siya doon sa aircon. So, possible magbara siya. Ganun kasi nangyari sa unit ko. Ayan. So, tapos ito yung passenger side. Ayan. Glove box. So, sa glove box, guys, warranty booklet, owner's manual, pinaka-importante is yung copy ng ORCR at insurance policy. Kung sakali may hard copy kayo, dagay nyo dyan, or mas maganda, soft copy, para kung mamimisplace nyo yung hard copy is anytime pwede nyo siyang check sa email nyo. Ayan. Tapos, ito yung ating dashboard, which is leather na, ang finish, with matte black, sa aircon vent. Tapos touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. Ayan. So guys, hopefully ma-award sa akin tong unit na to. Then if ever may inquiries kayo regarding discounts for bank PIOC or cash or even financing. So meron kaming mga lowdown promos. Even parts or service appointment or even test drive or mga bank partners namin dyan na gusto mag-bank display, don't hesitate to call or text 0906-386-8937 or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here, guys, and kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. Yun lang guys, thank you and God bless.